Welcome po sa ating Lift Up Your Voice Media Ministry Tagalog Sabbath School Discussion. Atin pong pinag-aaralan sa quarter na ito ang ating paghahanda sa huling panahon. At ngayon pong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay napaka-importanting topic. Ito po ang Babylon at Armageddon. Alam nyo, itong Babylon at Armageddon, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos o sa Kristiyano pinag-uusapan nito. Kaya importanteng maunawaan natin kung ano po ang nakasulat sa Biblia. At ipapakilala ko po ang ating panelist ngayon, si Michelle at si Melchi. Sasamahan po nila tayo sa ating pag-aaral. Pumati kayo sa ating mga manonood. Magandang araw po. At bago po tayo magsimula, tayo po ay mananalangin. Aming Ama na nasa langit, marami pong salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral na iyong salita ngayon. Tunay po na napakahirap at napakahalaga ng aming pag-aaralan, kaya tumihiling po kami ng tulong sa Banal na Espiritu upang masabi namin ang tamang salita at maipaliwanag namin ng tama ang nakasulat sa iyong banal na aklat. Sana'y gabayan mo rin ang bawat isang nanonood sa amin na sila ay igabay ng Banal na Espiritu upang ito ay magsimula ng kanilang pananaliksik at pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang topic natin ay Babylon at Armageddon. At isa ito sa kinoconsider po natin na mahirap at napaka-komplikadong topic pagdating sa Bible. Sangayon ba kayo doon sa sinabi ko? Kaya mahirap din. Pag sinabi nating Babylon, ano yung unang-unang pumapasok sa isip niyo? Yung Old Testament na Babylon. Old Testament na Babylon. Kasi itong Babylon, ano ba to sa Old Testament? Kahit sa history, ang Babylon is not done. Ano ba siya? Yung lugar na yon, parang punong-puno siya ng mga gods. Yung mga idols doon, bali doon din nila sila yung mga sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Tsaka sila Daniel. Yung na-exile yung bayan ng Israel, dito siya dinala. Actually, itong Babylon, isa itong world empire nung mga 600 BC, di ba? At ito po ay matatagpuan natin ngayon sa modern day Iraq, sa Middle East, di ba? At kung titignan po natin sa Biblia, ito po ay isang lugar o pangalan ng kaharian ng Old Testament na sa New Testament, ginagamit na siyang parang symbol. Symbolism ng sistema na kaaway ng tao ng Diyos. Ngayon, kung yung Babylon ay lugar o sabihin na nating lungsod ng mga kaaway ng tao ng Diyos, eh ano tawag natin dun sa symbol dun sa mga tao ng Diyos? Israel. Jerusalem. Israel o kaya Jerusalem, di ba? So, pag-uusapan natin, Jerusalem, Babylon, ito ay mga tunay na pangalan ng lugar, pero sa New Testament, lalong-lalo na sa prophecy, ito po ay ginagamit na simbolo. Di ba? Symbol. So, una nating babasahin na text sa Bible, yung tinatawag nating Second Angel's Message. Ito ay matatagpuan natin sa Revelations chapter 14. Pupunta tayo sa Revelations chapter 14 verse 8. Kasi dito po natin makikita na binabanggit ng Biblia itong Babylon at may binabanggit din siya tungkol sa cup of wine. Mm-hmm. Diba? So alamin natin ano ba itong binabanggit dito na cup of wine dito sa Revelations chapter 14 verse 8. I-request natin si Michelle, pakibasa siya sa Revelations 14 verse 8. And another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she was made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So, makikita natin dito, ito daw Babylon is, meron siyang yung wine, wrath of her fornication, di ba? So, ano ibig sabihin ito? Ano to, loaded ito ng mga symbols, di ba? I know. So, kailangan siguro basahin pa natin yung ibang mga verses sa Revelation para magkaroon tayo pa ng ibang clue. So, nung nabasahin natin, Revelation 16, verse 19.
Melchi, pwede mo siyang basahin. Revelation 16, verse 19. Revelation 16, verse 19. Now the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And the great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of the firstness of his wrath. So dito makikita natin parang baliktad naman, di ba? Ang naalala daw ng Diyos na ibigay dun sa Babylon yung firstness of his wrath. Of his wrath. So makikita natin yung tinatawag nilang wine sa cup, ginagamit siya ng symbol of something, di ba? So nakita natin dito na dahil doon sa ginawa ng Babylon, parang may kabayaran yung ginawa niya, di ba? So tignan natin yung susunod pang verse para makakuha pa tayo ng ibang clue. Sa Revelation 17, verse 5, makikita na naman natin dito, meron itong isang babae na nakasakay sa isang beast. Pwede mo siyang basahin, Michelle? And on her forehead, a name was written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, and of the abominations of the earth. Wow, ito medyo parang diretsahan ng sinabi. So pag sinabing Babylon, ano yung tinutukoy ng prophecy dito? Mother of horror. Diyan, yung verse diyan, of horror, di ba? Sa lumang English, harlots. Ito naman, yung sa translation, mother of prostitutes. Prostitutes. Mm-hmm. So, yung modern day na salita po ng harlot is prostitute, di ba? Ngayon, pag sinabi nating prostitute, kanina nabasa naman natin fornication. Yes. Yung symbol na ginagamit dito, parang lahat sila related eh. Mm-hmm. Ano ba yung fornication? Ganun na yun. Pag sinabi nating fornication, anong bihira natin gamitin yung salita ngayon? Yung para sa akin po, yung kunyari, nakikipagtali ka sa isang lalaki na pareho kayong hindi kasal. Hindi mo naman asawa, di ba? Hindi mo naman asawa, fornication yun. Kunyari, may asawa ka din, tapos naghanap ka ng iba, nakipagkaroon ka ng sexual na relasyon. Fornication din po yun. So yung fornication is mas generic term siya para sa sexual immorality, di ba? So, isa sa mga example ng fornication is yung pag nangalunya ka, di ba? So, yun naman is pag may asawa ka. Pero kahit hindi ka, wala kang asawa, pwede ka rin gumawa ng fornication, di ba? So, sa Bible kasi, itong relasyon ng mag-asawa, ginagamit siyang symbol ng relasyon ng church sa Panginoon. Di ba? So, sa tunay na mag-asawa, pag meron ka namang asawa, tapos meron kang ibang nakarelasyon, ang tawag doon, fornication. So, ano ngayon ang tawag natin doon sa spiritual fornication? Yung parang ihahalin tulad natin sa example ng fornication na alam natin na definition. Yung sa spiritual side naman, yun din yung paglabag mo sa kautusan or hindi ka nasasang-ayon sa mga principles na tinuturo ni Christ. Kaya yung loyalty mo, wala na dun sa Panginoon. You're cheating on God. Kasi iba na yung, ang sabi nga is, loyalty. Kung saang master ka na sumusunod, slave ka ng master na yan. Dito naman, syempre, kung ano yung kagustuhan ng isang, nung iba na sinusunod mo, nandun na yung loyalty mo. Hindi, yung faithfulness mo, nandun na. So, ito yung kino-consider nating spiritual fornication. At ang sabi doon sa binasa natin kanina sa Revelation 17:5, itong Babylon is mother of On earth that God hates. The Babylon is the mother of everything on earth that God hates. Oo. Kasi nga yung symbolism na ginamit is mother of harlots, nang ibig sabihin pakikiapid spiritually. So, ibig sabihin po nito is, imbis na ang Panginoon ang pinagsisilbihan, iba na yung pinagsisilbihan, iba na yung wino-worship. Yes. Ito yung ibig sabihin nito. At sino-sino yung mga tinutukoy dito? Isang grupo lang ba ito? O dalawang grupo? Ano yung sinabi kanina? Sino-sino yung mga pinainom nito? Siguro, yung mga
Kings. Diba? Kings, nations. Magbasa pa tayo ng isang verse para makita natin yung scope nito. Kasi baka sinasabi ng iba, ano lang naman ito, local lang yung scope. Basahin natin yung Revelation 18, verse 3, para makita natin kung gaano kalaki itong tinatawag nating Babylon, di ba? Revelation 18:3, ito po ang nakalagay. Pwede mo siyang basahin, Melchi. Revelation chapter 18 verse 3, "For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. The kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury." So sino-sino yung involved dito? The kings, merchants. Oh, saka all nations, di ba? So kung ano man itong Babylon na to, global siya. Hindi ito local na nasa isang bansa lang, nasa isang lugar. Global pala itong worldwide sistema na to. Mm-hmm. At ang sabi dito, may binabanggit tungkol sa trades, naging wine, naging rich sa luxury. So sa Bible kasi pag ang pinag-usapan is trade in terms of prophecy, ito yung pagpapalitan ng mga ideas ng kuro-kuro, di ba? Sa religion, palitan ng paniniwala, di ba? So, ito na yung tinatawag natin ngayong Babylon. Ngayon, sabi natin kanina, ang Babylon ay isang lugar o kaharian, di ba, ng Old Testament. Nakikita ba natin yung pagkakahalintulad? No, hindi ako ngayon. Oh, kasi ginamit siyang symbol eh. Mm-hmm. Yung Babylon ba dati, ano ba siya? Local lang siya o world empire siya? Sa dati, ano siya, local. Para sa akin, local lang. Mm-hmm. Parang dun lang sa talagang Babylon talaga na lugar talaga na great empire siya before. Ngayon, yung sa present times natin, sa binasa natin kanina sa Revelation, worldwide na yung scope niya. Kasi dinefine natin ano yung Babylon natin ngayon eh. So kasama na yung mga kings, mga merchants at all nations na nakikipag sabayan sa ano niya. Nakikipag-apid sa kanya. Yung sinabi dito is uminom ng wine, di ba? Ano mangyayari sa inyo? Patronize pag, sa kanya. Ano mangyayari sa inyo pag uminom kayo ng alak? Ako hindi pa nakakainom ng alak. Talaga? Pero makakita ka, may mga tito ko na umiinom. Pag, alam mo, pagkausap mo, hindi na matino kausap. So, yung mind sila, cloudy na. Kumbaga, hindi na nakapagsalita ng matino na kung ano na nasasabi. Siguro sa spiritual din, pag ikaw nakainom ng mali, nakainom ka ng malinturo, ganun din nangyayari sa pag-iisip mo yun. Kahit bigyan ka, turuan ka minsan, sarado na isip mo kasi hindi mo naiintindihan. Oh, ito pala yung kaalin tulad pag ikaw nalalasing, yung judgment mo, hindi tama. At minsan may nakikita ka na wala naman doon. Ako kasi dati nalasing na ako, di ba, nung hindi pa ako Kristiyano. Actually, nung high school. Ang sabi nila, paglasing ka daw, hindi mo alam yung ginagawa mo. Pero nung, alam mo eh. Alam ko. Alam mo yung ginagawa mo, mas malakas lang yung loob mo, saka yung judgment mo, hindi tama. Hmm. No, minsan, alam mo na delikado, pero yung paglasing ka, malakas ang loob mo. Malakas ang loob mo. Ang sabi nga ng Biblia, may sumuntok sa'yo, hindi mo naramdaman. Di ba? So, ganito ang nagagawa po ng tinatawag nating wine of fornication. Na pag tayo ay pinainom, ibig sabihin, tayo ay pinasukan ng maling doktrina, maling pagtuturo, tayo po ay nagkakaroon ng paniniwala na hindi naman katotohanan. Di ba? So, involved dito, all nations, at tulad nung Babylon dati, na isang empire, yung Babylon na tinatawag natin ngayon is mas malaki pa kesa dun sa scope nung Babylon dati. Di ba? Ngayon, nung yung mga apostles na nagsulat ng Biblia, may interesting na isa sa kanila na ginamit yung pangalan na Babylon sa kanyang pagsusulat. Yes, si Peter. Di ba? Basahin natin yung sinulat niya kasi ito, interesting bakit niya sinabi na Babylon, di ba? Nasa 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 13. 1 Peter chapter 5 verse 13. Ang pwede mo siyang basahin, Michelle?
She who is in Babylon, elect together with you, greets you, and so does Mark, my son. Greet one another with a kiss of love. Ito, tingnan natin yung konteksto nito, na First Peter, ang nagsulat nito si Peter, di ba? Mm-hmm. Si Peter, anong panahon ba na buhay? Na New Testament. Oh, nasa first century na to, di ba? Eh, yung Babylon is, alam natin, is nasa 600 BC. Wala nang Babylon nung sinulat ito ni Peter. Matagal na wala. Matagal nang wala, di ba? Ilang daang taon na. Eh, ano yung binabanggit dito ni Peter na Babylon? Kasi habang nagsusulat si Peter, nasa Rome siya. At ang Rome, alam natin, na yun yung center ng Christianity. Especially nung panahon niya, di ba? So nakikita niya dun yung siguro yung mga gawain. At that time is hindi pa papal Rome yan. Mm-hmm. Pagan Rome pa yan. So makikita natin yung mga pagan practices. Yes. Kung paano yung mga tao is nag-worship ng mga idol. Mm-hmm. Minsan nag-offer pa ng kung ano-ano. Minsan mga tao pa yung ino-offer, di ba? So ito yung mga practices kasama sa tinatawag nating Babylon. By the way, tanungin ko kayo, saan galing yung pangalan na Babylon? Saan? Meron kayo naiisip na kahawig na pangalan. Ano ba nung Genesis, may isang tower na tinanong na. Anong pangalan ng tower na yun? Tower of Babel. So yung Tower of Babel. Actually, kahit nga sa internet ngayon, merong tinatawag na may site na tungkol sa Babel. Mm-hmm. Ito yung translation. Pag gusto mo mag-translate, punta ka doon sa site na yan. Ang ibig sabihin ng Babel is confusion. Mm-hmm. Kasi alam po natin yung nangyari nung panahon nung after nung kay Noah, na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. After nun, nagkaroon na ng mga tao, di ba? At yung mga tao, inisip nila, naniniwala kami na nangako ang Panginoon kasi may binigay na pangako ang Diyos kay Noah. Naalala nyo kung ano yung pangako na yan? After ng baha? Hindi na niya i-destroy ang world ng flood. Sabi niya is, bibigyan ko kayo ng sign. Yung rainbow. Na sabi niya, hindi ko na uli gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Pero yung mga taong nabuhay nun, hindi sila naniwala. Nag-build pa rin sila ng defense wall sa flood. Yun na yung tower. Sabi nga, yung tower gusto nila is tumaas hanggang langit. Kasi iniisip nila, paano kung hindi tumupad ang Diyos sa salita niya? Magpadala uli siya ng baha. Ano na mangyayari? Kaya parang, I will do it on my own. Parang ganun. Decision ko to. So, itong Babel actually is kumakatawan sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. So, Babel, yun na rin yung root word ng Babylon. At alam natin yung Babylon is isang pagan kingdom. So, ganun yung naging simbolo niya. Kaya nung panahon din ni Peter, nung nagsusulat siya nito, yun din ang ginamit niyang salita. Terminology para dun sa pagan Rome, di ba? Ngayon, nakita natin dito na hindi lang dito kay Peter, sa Revelations 18:4, makikita natin merong panawagan, yung angel. Sa Revelations 18:4, ito yung panawagan ng angel. Pakibasa siya, Melchi. Revelations chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, lest you are share in her sins and lest you receive of her plagues." Napansin nyo dito, ito nasa Revelations 18 na tayo. Medyo late na sa Revelation, di ba? Pero ang panawagan pa rin ng anghel, Come out of her. Anong, kung pag narinig nyo itong sinabi ng angel na to, anong pagkakaunawa nyo sa gusto niyang mangyari? Lumabas kayo sa kinalalagyan yung confusion na meron kayo ngayon. So, kung ikaw ang Diyos, bakit mo sila palalabasin? Sino ba yung mga tao na yun? Yung mga tao ng Panginoon yun. No? Diba? Na ayaw niyang masawi. Diba kasi sabi niya, ayaw niyang may isa sa atin na mawala sa kanya. Hindi siya willing na may mag-perish, but gusto niya maligtas lahat. So, itong panawagan ng Diyos, may mga tao sa Babylon na pwede pang
lumabas, di ba? Hmm. Kasi kung huli na ang lahat, bakit pa mananawagan, di ba? Pero anong ibig sabihin nun, come out of her, from Babylon? Kasi sabi ba kanina, ang Babylon, ano siya, yung lugar niya, or yung lugar na dozens of gods and worshippers, saka yung epicenter siya ng doctrines na nagka-clash sa teachings ng Bible. Mm. So, kung nandun yung false teachings, dapat lumabas ka dun. So, hanapin mo yung totoo at yung nasa Bible talaga. So, pag sa panahon din natin ngayon, ano ba yung gods mo? Ano ba yung worship mo? So, kung ano man yan, kung tao man yan, or symbol, or isang altar, kailangan lumabas ka dyan. So, kailangan tanggalin mo sa buhay mo yon. So, pwede itong may double application, mm-hmm. di ba? Merong, kasi alam natin ang Babylon is nagre-represent sa mga false doctrines, mm-hmm. mga confusing, mga theology. So, ang isang application nito is, alisin natin sa sistema buhay. Natin, mm-hmm. sa buhay natin itong mga false doctrines na to. Mm-hmm. Pero pwede ba rin itong tumukoy sa physical? Na Babylon itself. Oh, lugar. Kung halimbawa ikaw ay nasa isang lugar na buong paligid mo ay pwede. Confusion, di ba? Dahil pwede. Sa paligid mo ay hindi ka makapag-worship ng tama sa Panginoon. Pag wala hindi ka pa converted talaga. Mm. Syempre yung mga kaibigan mo, kung ano yung hilig nila, yun na rin ang kahiligin mo. Mag-disco ka, pumunta ka sa bar, or ganito ang lifestyle mo. So, syempre, yung paligid mo, ganun din yung, ano, nasa confusion ka din. Oo. Kaya ang panawagan din sa ng angel, lumabas ka din dyan. Para yung sa nephew ni Abraham. Si Lot. Si Lot, diba? Oh. So, kailangan talaga niya umalis sa lugar na yun. Kasi yung mga, yung, ano, pati anak niya, na ano na parang nahaluan na yung kung ano yung uri ng buhay doon sa lugar na yun. Sa Sodom and Gomorrah. Ito, medyo komplikadong tanong ito, di ba? Halimbawa, ikaw ay pinanganak at lumaki sa isang relihiyon na kinagisnan mo na. Pero later on, ikaw ay nakapakinig, di ba? At ikaw ay nakita mo kung ano yung tama. At nakita mo itong verse na to, come out of her. May people from Babylon. Nangangahulugan ba ito na tayo ay kinakailangang umalis dun sa nakagisna nating relihiyon at pumunta dun sa alam nating tama ang turo? Yes. Ako, converted naman ako pagulang. Like, 3 years ago. So, yung kinagisnan ko mula pagkabata ako, Catholic. So, nung nag-Bible study kami, nalaman ko yung katotohanan, nalaman ko yung ano, yung anything, everything about Jesus, kasi talaga wala akong alam. Tapos, yung sa last part na ng Bible study, ito na nga, yung panawagan, come out. So, ano ba ang response mo to that calling? Hmm. So, mananatili ka ba doon kahit alam mo na? Or kahit marami ka nang alam na, ay, parang mali yung, ganun pa, mali pala yung mga ginagawa ko, ganun. Yung paniniwala ko, ganun. Hindi pala naaayon sa napag-aralan ko sa Biblia. So, ano gagawin ko? So, lumabas ka dun. Oh, kasi itong panawagan na to is nangangailangan ng tugon, di ba? Uh-huh. At yung tugon na yun is either ayaw ko or susunod ako, di ba? Kailangan na action. Kunyari, parang ganun din, parang may, kunyari, may tsunami. Di ba sa Japan nag-announce naman na may warning. May warning yan. Oh, may tsunami kasi naglindol dun sa kabilang ano, bayan. Mapupunta yung tsunami kahit walang lindol dun sa lugar mo. Ano gagawin mo? Hindi ka ba lalabas sa loob ng bahay mo? Doon ka lang ba sa ano? Mananatili ka ba doon? Oh, magandang analogy yan, di ba? Oh. Kaya tayo nagbibigay ng pabalita ngayon kasi alam natin na merong daan, ang sabi nga sa Biblia, may daan na maluwang at marami ang naglalakbay dito sa daan nito. Pero yung kahantungan ay kamatayan. At may daan na medyo makipot, pero ang kahantungan ay buhay. Mm-hmm. So, kung alam mo kung saan pupunta yung daan, hindi ba ipapaalam mo doon sa tao? Uy, nandiyan ka sa maling lugar, di ba? From time to time, dito sa Japan, nagkakaroon po kami ng mga tsunami drill, earthquake drill.
During that drill, pinapaalam kung saan kang specific na lugar nakatira, kung saan yung ma-evacuation center, ituturo sa'yo yung daan kung saan, bago pa man mangyari kung ano talaga yung disaster. So parang ang ginagawa natin sa pamamalita ng salita ng Diyos ay ganito, di ba? Binibigay natin yung tamang direksyon, di ba? Ngayon, itong Babylon, sinasabi rin dito sa Biblia na ang sabi is Babylon is fallen. Bumagsak ang Babylon. Basahin natin ito. Na ito nasa Revelations 18. Basahin natin yung verses 2, 4, 5, and 8. Binasa natin yung 4 kanina. Basahin lang natin yung context nun, di ba? Revelations 18, verses 2, 4, 5, and 8. Michelle, pwede mo siyang basahin? And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon, the great, is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. For her sins have reached to heaven, and God has remembered her iniquities. Therefore, her plagues will come in one day, death and mourning and famine, and she will be both utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judges her. Dito sa Revelation, nakita natin, binasa ni Michelle kanina, na yung Babylon daw is fallen. Yes. At nakita natin dito sa pagbagsak ng Babylon, na-receive niya yung judgment. Di ba? Ngayon, kanina binanggit natin na ginagamit ng Revelation na analogy o symbolism yung literal na Babylon para gamitin sa spiritual sense. Ngayon, tignan natin paano kasi yung literal na Babylon naka-receive din ng judgment, di ba? Yes. Basahin natin sa book ng Daniel, sa Daniel chapter 5, kung paano yung nangyari dito sa judgment na to. At siguro, makakakita tayo ng clue kung anong symbolism yung ginagamit sa Revelation. Yes. Basahin natin sa Daniel chapter 5, verse 25 to 28. Melchi, pwede mo siyang basahin? Daniel 5, 25 to 28. From Daniel chapter 5, verses 25 to 28. And this is the inscription that was written, Mini Mini Tekel Upreshin. This is the interpretation of each word. Many means God has numbered your kingdom and finished it. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. Peres, your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians. So ito, makikita natin sa history din ito, na kung paano bumagsak yung literal na Babylon. Naalala nyo kung anong kingdom yung sumako? Medo-Persia. Paano nangyari? Kasi alam ko yung Babylon is maganda yung defense walls nila eh. Kasi akala kasi ng mga Babylonians na mighty empire na talaga sila. Na wala nang makakasakop sa kanila. So isang gabi, nagkaroon ng party. Na we are the great empire. Wala nang makakatalo sa amin. Pero that very same night, may lumabas sa wall, yun na ngayon binasa ko kanina, nakasulat doon, at nakasulat naman din doon meaning. So, yung gabi din na yun, nasakop sila ng mga Medo-Persian, kasi diba yung river ng Euphrates, ang tawag doon? Yung tubig bumaba. Kaya nalusob sila ng mga Medo-Persian. At ito po, gusto natin bigyan ng konting background kasi importante ito sa susunod na topic natin about Armageddon. Na yung Babylon po is parang rectangle siya. Imagine niyo na lang na rectangle siya. At sa gitna po, may dumadaan na ilog. At ito pong ilog na to, ang pangalan nito ay Euphrates River. At dahil po dito, hindi talaga mauubusan ng supply ng tubig yung Babylon. Kahit ikaw ay hindi lumabas doon sa Babylon, marami silang pagkain doon, may tubig silang supply, wala talaga silang problema. Ngayon, nung gustong sakupin ng Medo-Persia yung Babylon, obviously, hindi nila makuha sa pwersahan kasi maganda nga yung yung defense wall. Pero may naisip silang solusyon, yung pinuno nila. At natatandaan niyo yung pangalan ng pinuno?
Si Cyrus, di ba? Cyrus. Ngayon, itong si Cyrus kasi is nasa prophecy din. Ilang daan taon bago siya nabuhay, pinangalanan na siya. Nagagamitin siya ng Panginoon para i-conquer itong Babylon. Ang masabi dito po ay yung mga sundalo niya, inutusan niya na i-divert yung tubig ng Babylon, ng Euphrates River sa imbis na doon sa mainstream na pumapasok doon sa Babylon, i-divert. Ang nangyari doon sa level ng tubig, bumaba. Hanggang maging hanggang hita daw. At nung bumaba yung tubig, nakapasok sila. Naglakad sila doon sa river papunta sa loob ng Babylon. At yun yung pamamaraan kung paano nasakop ng Medo-Persia yung Babylon. At tandaan po natin itong pamamaraan na to, kasi po makikita natin ito mamaya sa pag-aaral natin sa Armageddon, na yung River Euphrates parang tinuyo ni Cyrus yung tubig para makadaan sila at masakop yung Babylon. Ito po yung paraan kung paano bumagsak yung Babylon nung unang panahon. Pero nakahula talaga siyang babagsak siya ng Babylon, di ba po yan? Oh, naka-prophesy. Oh, si... Pero doon kay King Belshazzar, isang part din ba yun dahil ginawa niya, parang ginamit niya yung gold and silver from the gamit sa Jerusalem, Oh, no? Nung party kasi na yan, gustong ipakita ni Belshazzar na walang Diyos, ang Diyos ay ginto, di ba? Isa yun sa palatandaan ng mangyayari sa Babylon bago dumating yung kanilang pagbagsak. Na ang mga tao ay talagang wala nang inisip kundi yung mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Pwede talaga mangyari din sa panahon din natin yan, Kuya. Mangyayari talaga sa modern day Babylon na open rebellion ba sa Panginoon. Diba? So, pag dumating na to, ibig sabihin, dumating na sa sukdulan, yung kasamaan, ang wika nga natin, darating yung paghuhukom. Judgment. So, ito yung istorya ng Babylon. Di ba? Nakita natin na mayroon talagang kahalintulad sa nangyari doon sa Old Testament. Ngayon, ready na tayong pag-usapan yung susunod na topic, yung Armageddon. Pag binanggit ko yung Armageddon, ano yung pumapasok sa isip niyo? Yung movie. Yung movie na Armageddon. Kahit naman siyang tanongin mo, pag ano Armageddon, yung pelikula ba yun? Oo. Oh, kasi sagot din nila eh. Kahit ngayon mga hindi naniniwala sa religion, pag sinabi mo Armageddon, alam nila, iniuugnay nila yung Armageddon sa end of the world. Napansin niyo yan? Whether, Mula nung na-create yung Armageddon, napansin ninyo na a lot of Hollywood movies, created movies, na yung plot is end times. Pero hindi yun ang exactly what is stated in the Bible. So, sa buong mundo ngayon, pag sinabi mong Armageddon, kinukonnect nila ito sa end of the world. Whether nuclear war, o merong malaking asteroid, o kaya yung sun is babaguhin yung climate, di ba? So, iba-ibang klase. Tignan natin sa Biblia, ano ba talaga itong saan ang galing ito? Kasi yung Armageddon is isang beses lang lumabas yung salita sa Bible, di ba? Ito ay makikita natin sa Revelation 16. Revelation 16 verses 12 to 16. Kaya maganda na, imbis na sa Hollywood tayo kumuha ng idea tungkol sa Armageddon, basahin natin yung Biblia, di ba? So, Revelations chapter 16, verses 12 to 16. Michelle, pwede mo siyang basahin? Then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Behold, I am coming as a thief. Blessed is he
who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. And they gather them together to the place called in Hebrew Armageddon. Okay, nakita na natin kung saan binanggit sa Biblia yung Armageddon. Dito lang natin siya makikita. At gusto po natin uling sabihin sa ating mga mag-aaral ng salita ng Diyos, isa pong maigi na pag-aaral ng salita ng Diyos ay kung meron po tayong makikitang pag-aaral ng verse, wag lang dun sa verse na yun yung ating basahin. Kuhanin natin yung konteksto ng verse. Tulad dito, nabasa natin sa verse 12 na ito ay 6. Sabi, di ba? Yung pang-anim. Ibig sabihin, may mga nauna pa dito. Ito yung tinatawag nilang 7 bowls o kaya 7 plagues. At ito ay pang-anim. Itong kung saan natin matatagpuan yung verse na Armageddon is pang-anim. At mapapansin natin, di ba? Maraming binanggit dito. Pag tinignan natin, ano-ano yung mga binanggit dito sa Revelation 16, 12, 16? Revelation 16, yung binasa kanina ni Michelle. Verses 12 to 16. Yung River Euphrates. May binanggit dito na River Euphrates, di ba? Ang anong nangyari dun sa, ano, sa river? Kagaya din nung nangyari sa Babylon, natuyo. Nabe, dried up. Bakit daw na dried up? Upang ihanda ang daanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. So, para makapasok yung hari, at pag nakapasok yung hari, yun yung paraan kung paano pababagsakin yung kung ano mang kaharian ito, di ba? At ano pa yung sinabi dito sa verse 13? May lumabas like frogs sa bibig. Unclean spirits like frogs. So dito, makikita na natin mga symbols na itong ginagamit dito. Kaya anuman itong binabanggit na plagues dito, alam natin na ito ay symbolism. Di ba? At ang sabi, out of the mouth of the dragon. Ang pangalawa, out of the mouth of the beast. And out of the mouth of the false prophets. May nakita tayong tatlong ano dito, characters. Di ba? Dragon, beast, saka false prophet. Anong naalala nyo pag nakita nyo itong may tatlong characters dito, mga sinister characters dito? Sino yung dragon? Satan. Alam natin, di ba? Nasi Satan yung, ang sabi nga is, siya yung dragon, the old serpent, di ba? Ay yung beast. Sa Revelation pa rin yung lumabas sa Revelation 13, di ba? Nakita natin lumabas sa dagat. Ngayon, itong false prophet. False prophet mo. O, kung iyahan tulad natin yung, kung nakita natin yung tatlong characters na to sa Revelations 12 saka 13, alam natin na dragon din doon. Yung pangalawa, yung beast, siya yung sea beast. Eh, sino na ito ngayong false prophet? Sino yung pangatlong character dun sa Revelations 13, 12-13? Yung after nung sea beast, sino yung lumabas? Naalala niyo? Yung maliit na horn? Isa. Hindi, okay. Nasa Revelations 13 tayo, di ba? After nung sea beast, may lumabas lang na second beast na galing sa lupa. Sa land. So, ito yung land beast. So, ito yung lesson natin nung mga nakaraang linggo. O alam natin, sasabi natin, ito yung United States, di ba? So makikita natin na dito din sa Revelation 16, 12 to 16, andito itong mga characters na ito. So parang pinaghalo-halo yung mga powers nila para labanan yung kung sino man. Ang Diyos, di ba? So makikita natin, ito is samahan ng mga pwersa, laban powers. Sa isang pwersa uli. At makikita natin to assemble. Makita natin yung ilog na dried up para daw makadaan yung mga hari. Kings from the east. So ito yung isang grupo. Tapos yung isang grupo is itong samahan nitong tatlong characters, yung dragon, yung beast, saka yung false prophet. Makita natin may dalawang kampo dito. Kasi, kaya ko ini-establish dito yung dalawang kampo. Kasi, bandang huli, binanggit yung Great Battle of Armageddon.
Di ba? Ngayon, pag nakita natin ito, ang pinag-uusapan, battle, pinag-uusapan, mga yung characters na involved sa battle. Pero sa verse 15, parang biglang mayroong sumulpot doon na verse na parang walang kinalaman dito. Napansin niyo yan? Naka-red sa akin. Oh, basahin uli natin yung verse 15. Verse 15. See, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and is clothed, not going about naked and exposed to shame. Itong verse na to is makikita natin ito sa New Testament na sinabi din ni Jesus dati, di ba? Sabi is, blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. Ito is New Testament concept ito. Na may kinalaman tungkol sa ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon, di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, itong binanggit dito na sa bandang huli, na place called in Hebrew Armageddon. Anong pagkakaunawaan niyo dito sa word na Armageddon? Hindi siya yung literal na yung place of battle. Siya, kasi from the Hebrew word na Har Megiddo, wala talaga siya yung mountain na Megiddo, pero yung pinaka near doon yung Mount Carmel. So, yung salitang Armageddon is galing siya sa Hebrew word na Har Megiddo. Nang ibig sabihin ay mountain or series of mountains. Or series of mountain of Megiddo. Pero sa Megiddo itself, wala namang mountain. Oh, yun yung isang ano dito. Pag pumunta tayo, tingnan natin yung mapa ng Israel, wala tayong makikitang mountain of Megiddo. Pero mayroong isang lugar doon ng pangalan Megiddo. Pero hindi siya mountain. Actually, parang valley siya. Walang mountain doon. Walang mountain. Pero mayroong isang mountain malapit doon sa valley of Megiddo. Mount Carmel. Yun yung Mount Carmel. So, nakikita na natin ngayon. So, una, establish muna natin yung fact na yung Battle of Armageddon. Since, sa mga nabasa natin sa Biblia, yung mga nakuha nating mga clues, malabo na literal na battle siya. Ano-ano yung mga dahilan na may isip natin? Yung binanggit mo kanina, Michelle? Bakit alam natin na hindi ito literal na battle? Kasi kung babasahin po natin sa kanina yung binasa Revelation chapter 16 verses 12 to 16, makikita natin dun yung mga binabanggit, picture word lang. Mga symbols, di ba? Kagaya ng mga frogs. Mga spirits of frogs. Yun. Yung tinuyo yung river para makadaan yung mga kings. So, kung at sa dulo nun, sa last verse, sa chapter, sa verse 16, yun na nga yung nabanggit yung Armageddon. So, kung iisipin natin, puro siya patalinghaga ng mga salita. So, hindi talaga literal yung Armageddon. Symbolic. So, magandang punto yun, di ba? Kasi, from verse 12 hanggang verse 15, puro symbols yung ginagamit. Tapos, pagdating sa 16, sasabihin natin, literal. Totoo, literal na Armageddon. So, hindi yun magandang pamamaraan ng pag-aaral ng Biblia, di ba? Sa kanina, sinabi ni Michelle, na malabo na literal ito kasi wala namang literal na mountain of Megiddo. Di ba? At pangalawa, isipin na lang po natin na kung marami kasi nagsasabi na tao itong Battle of Armageddon ay mangyayari sa lugar, sa Israel, di ba? Isipin na lang natin, para pala lusubin nila yung kaaway, kailangan tuyuin nila yung river. Kasi sa panahon pong ito, hindi nyo na kinakailangan pong pumunta doon sa lugar para lang lusubin yung kaaway. Isang pindot lang, andun na yung mga missiles, di ba? Yung mga aeroplano, pwede pa rin. Hindi mo na kinakailangan to yung river. At saka, sa panahon natin, may mga submarines sa river. So, talaga po naman na makikita natin na hindi logical na isipin na ito ay literal battle. Pero maniwala po man kayo o hindi, maraming Kristiyano ang naniniwala na itong Battle of Armageddon ay literal na battle na mangyayari sa Israel. Na kung saan daw, may isang version. Ang paliwanag nila ay may isang army na manggagaling sa east
na mga 200 million strong na soldiers pupunta doon. Inisip ko nga, paano kaya magkakasya yung 200 million doon sa Valley of Megiddo, di ba? Pero anyways, yun yung isang paliwanag. So dito na natin makikita kung paano minsan napaka-ridiculous talaga nung pag-interpret, di ba? Sa mga nababasa natin sa Biblia. Pero bumalik tayo doon sa sinabi natin kanina na ang Biblia, ginagamit niya yung tunay na lugar o pangyayari sa Old Testament para sa prophecy sa New Testament. Di ba? At nakita natin kanina, binanggit natin, wala namang Mountain of Megiddo, pero merong Valley of Megiddo. Ang malapit na mountain na makikita natin doon, Mount Carmel. Pag binanggit ko yung Mount Carmel, ano yung pumapasok sa isip mo? Elijah. Di ba? Ito talaga, pag sinabi, pag binanggit ang Mount Carmel, Elijah. Bakit? Ano ba yung nangyari? Anong nangyari sa Mount Carmel kay Elijah? Parang sa 1 Kings kasi sabing ganun, parang pinalangin ni Elijah na magkaroon ng tagtuyot na walang ulan, magkaroon ng famine, kaya yung kapaligiran, yung walang pagkain, walang tubig. So, during that time, binakain si Elijah ng Panginoon through yung sa ibon. Sumunod, napunta naman niya yung widow na pinakain din siya. Later on, namatay yung anak, pero nabuhay din naman dahil sa panalangin, dahil sa Panginoon. So, last part na, yung medyo latter part na yung nagkaroon ng battle ng kung sino talaga yung totoong Diyos ni Elijah at yung Diyos ng mga ng Baal. So, kung yung mga false prophet na yon, so pinatunayan talaga ni Elijah ng panahon na yon na totoo ang kanyang Diyos. Oh, tignan natin yung pinaka-climax nito, di ba? Nasa 1 Kings chapter 18 verse 20 hanggang 24. 1 Kings chapter 18 verse 20 and 20-24. Melchi, pwede mo siyang basahin. Okay, 1 Kings chapter 18 verses 20-21. So Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. And Elijah came to all the people and said, "How long will you falter between two options? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him." But the people answered him not a word. Then Elijah said to the people, "I alone am left a prophet of God, but Baal's prophet are 455 men. Therefore, let them give us two bulls, and let them choose one bull for themselves, cut into pieces, and lay it on the wood, but put no fire under it, and I will prepare the other bull, and lay it into the wood, but put no fire under it. Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God who answers by fire, He is God." Ito is parang showdown ito, di ba? Kasi nga, nung panahon na yon, kahit yung bayan ng Israel, yung king nila is naging pagan. Ibig sabihin, nag-worship ng ibang Diyos-Diyosan, di ba? Kahit yung mga tao din doon. Oo, kasi kung yung hari, nag-worship ng Diyos-Diyos, ang sumunod na yung mga hari. Naisip nga ni Elijah, siya na lang daw yung natitira. So, nagkaroon ng hamunan. Ang sabi ni Elijah, okay, yung mga prophets, yung Diyos-Diyos na sinasamba nila ay si Baal, di ba? Ang sabi ni Elijah doon sa mga tao, okay, para malaman natin kung sino talaga ang Diyos, sa mountain ng Carmel, punta tayo doon, meron doon altar, at ganito ang gawin natin. Yung mga prophets ni Baal, ilan sila? 450 against 1, di ba? Sabi niya, sige, maglagay kayo ng iyaha inyo sa inyong Diyos, at ako din maglalagay kung sinong Diyos ang sumagot sa pamagitan ng apoy, siya ang Diyos, di ba? So ito ay makikita natin dito, ang usapan dito ay, sino ba talaga ang Diyos? At makikita natin dito,
ang question dito is, ikaw ba talaga Diyos ang wino-worship mo? Mm-hmm. Ang main question, sino ang Diyos? Mm-hmm. At kung ikaw ba, wino-worship mo ang tunay na Diyos? Yes. Ang sabi ni Elijah, kung si Baal ang tunay na Diyos, edi si Baal. Si Baal ang i-worship, di ba? Oh. Pero kung ang Panginoon ang worship natin. So, ang pag tinanong ko kayo, ano ang main issue dito sa labanan na ito? Worship. Kung sino ang tunay na Panginoon. Alam natin kung ano naging resulta nito, di ba? Nagbibigay lang si Elijah black and white. Oo. Ang sabi, walang war. Hanggang kailan ba kayo mananatili na papalit-palit ng isip, di ba? Kung si Baal, lang i-worship. Kung ang Diyos, Diyos. Tsaka kasi yung panahon din, kuya, parang yung times nung, time na yun, parang ginagawa rin ng mga tao doon, tsaka ng mga false prophet, parang inahain na nila yung pati mga anak nila para doon sa, Baal nila. Hmm. So, parang hindi na maganda yung practice. So, talagang hinahamon talaga na talaga ni Elijah. Sige, patunayan natin kung sino talaga yung Diyos, so, para malaman natin kung sino talaga dapat nyo sambahin. Oo. At nakita natin yung resulta, di ba? Na maghapon na nag-alay yung mga prophets ni Baal, wala nangyari. At naghiwa pa sila. Irrational nga to the point na, di ba? Hiwa pa sila. Maghiwa. Oo. Para may, additional impact. Para talagang makita mo yung, nila. Oo. Pero nung si Elijah, simpleng-simple lang. Ang sabi niya, sige, buhusan niyo pa ng tubig. May tubig ba? Oo. At, kinuha ng Panginoon sa pamagitan ng apoy. Mm-hmm. Dito makikita natin, dun sa showdown na yun, dun sa laban na yun, ang nagwagi po si Elijah mm-hmm. na nasa side ng Panginoon. Mm-hmm. At yung nire-represent ng kaaway, ang panahon na yun, yung mga prophets ni Baal, mm-hmm. sila yung natalo, di ba? Mm-hmm. Kaya tignan natin sa Revelations 19, verse 20 to 21, kung ano yung naging resulta nitong hamunan na to. Revelations 19, 20 to 21, ito po yung makikita nating judgment na mangyayari din. Melchie, pwede mo siyang basahin. Revelations 19, verse 20 to 21. 21. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worship his image. These two were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone, and the rest were killed with the sword, which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. So, hindi maganda yung kinahantungan nitong beast, di ba? Yes. So, makikita natin, nandito na yung parang ending nitong Battle of Armageddon. Sinabi natin kanina, hindi ito literal na battle. So, anong klaseng battle ito? Actually, ang Armageddon, it represents spiritual battle. Mm. Na nangyayari ngayon sa ating mundo, between God and Satan. So, tunay, kung titingnan natin yung battle na nangyayari sa Mount Carmel, ano yung main issue doon? Worship. Mm. Kung sino talaga ang tunay na Diyos. Kung ikaw ba, ang wino-worship mo, ang tunay na Diyos. Mm. So, itong Armageddon, yung Battle of Armageddon, makikita natin, ganito din itong battle na to. Ito po ay battle na nangyayari sa ating minds, mm-hmm. di ba? Ito po ay question para sa'yo. Mm-hmm. Sino ang Diyos? It's a choice eh. Di ba? Para sa'yo, ikaw ba ay nag-worship sa tunay na Diyos? Mm-hmm. At makikita natin, may dalawang puwersa na bawat isa sa atin ay nararamdaman natin. Mm. Actually, maswerte nga tayo kasi may prophecy na binigay. Kasi alam natin kung ano yung ending. Mm-hmm. So, magdadalawang isip ka pa ba kung sino ang i-worship mo? Diba? Oo. Kumbaga, meron na talagang binigay na It's an, actually, yung situation ng yung binigay ng Panginoon prophecy about Armageddon, invitation na yun para sa atin eh. Oh, kasi idugtong na natin dito yung Babylon kasi magkarugtong naman talaga sila. Kaya ako gustong idugtong yung Babylon kasi itong context na binanggit yung Armageddon dito sa sixth plague, may binanggit dito na yung Euphrates daw, it dried up. At makikita natin na sa Old Testament, itong Euphrates, the dried up, nung mag-fall yung
Babylon. Kaya pinag-aralan natin kung paano nag-fall yung Babylon. Kasi magkarugtong sila. Diba? So, dito sa end time, magkakaroon po ng confederation ng mga forces na sila yung magiging Babylon. Actually, hindi daw mangyayari ang Armageddon pag hindi nag-combine yung church power at saka yung political power. Diba? So, alam natin, kasi nangyayari na ngayon yan. Yes. Diba? So, magkakaroon tayo dito ng tatlong confederation of powers. Una, syempre, yung mga tao ng Diyos. Yung mga tunay na sumasampalataya sa Diyos. Tapos, meron tayong isang confederation of power, religious power. Tapos, meron din tayong confederation of power, mga political, secular power. Ang sabi is, magjo-join forces itong religious saka political. Kasi ngayon, separate forces pa siya, di ba? Oh. Pero nakakita na unti-unti talaga. Unti-unti na siya nagjo-join. Nagdo-join. Kasi ito nga yung dragon, yung beast, saka giving yung power. False prophet. Nagbibigayan ng power. Sabi nga, ipo-force yung mga tao, i-worship yung image ng beast. So dito po, ito yung napag-aralan natin last week, di ba? Ngayon, makikita natin na ang kalalabasan niya, itong Babylon, babagsak. At ang magiging hantungan is yung binasa natin kanina sa Revelations 19, 20, 21. So, malinaw po sa atin na itong Battle of Armageddon, lahat tayo involved. Kasi yung Babylon din is, napag-usapan natin kanina. Worldwide. Worldwide yung, ano niya, yung influence niya. Ngayon, ano ang kinalaman nito sa ating paghahanda sa huling panahon? Kasi, okay, sige, alam natin, Babylon, Armageddon. So, ano yung importansya nito sa ating paghahanda dito po sa huling panahon? Kung alam po natin ang may mga ganitong binigay na babala sa atin ng Panginoon, isa lang po ang para sa akin nag-stand out na word talaga, preparedness. Paghahanda. Paghahanda. Makakapaghanda po tayo sa mga darating na mga battle, kung sa mga hinaharap. At saka, part nun ng paghahanda, yung kailangan mo panatilihin ng matibay ang pagtitiwala mo at relationship mo sa Panginoon. At, importante po, loyalty. Loyalty. Kasi nga is, bilang, alam ba, sa pag-magkasawa. At the end pala, meron lang dalawang issue dun eh. Dalawa lang yung pagpipilian mo. Kaya, napaka-importante po ang loyalty. Michelle? Nalala ko yung kay Elijah, kahit na sa panahon na may mga false worshipers or parang wala na naniniwala sa Panginoon, tumayo siya para sa Panginoon. At sa huling panahon, nakikita ko na may mga taong magtuturo pa rin sa mga tao na bumalik sa Panginoon na ito yung katotohanan, bumalik kayo sa Panginoon, ito yung ito kailangan na to ngayon eh. Kailangan na kailangan dahil kailangan kayo ng Panginoon na makabalik sa kanya. So, sana yung sa ating mga Kristiyano na natututo rin tayo mag-aral ng salita para na-share natin sa iba na kahit kutsayin tayo ng tao, alam natin kung ano yung totoo. Actually, may matututunan tayo sa experience ni Elijah, di ba? Napansin nyo kanina na binasa natin yung sa 1 Kings 18, sinabi niya, ako na lang, mag-isa. Minsan, ganun po yung nagiging pakiramdam natin. Nasa pagsisilbi natin sa Panginoon, pakiramdam natin, tayo na lang yung tapat na natitira. Di ba? Basahin natin yung sinabi ni Elijah sa 1 Kings chapter 19, verse 14 saka 18. 1 Kings chapter 19, verses 14 saka 18. Michelle, pwede mo siyang basahin? And he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Yet I have reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. So yung unang verse na binasa ni Michelle in verse 14, yun yung sa loobin ni Elijah. Sabi niya, ako na lang yung natirang tapat sa iyo, di ba? Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, may 7,000. Meron akong itinabi, di ba? Itong mga tao na nagsisilbi, na hindi
nag-bow down kay Baal. So ito ay isa pong pwedeng pagsimulan po ng ating lakas ng loob, encouragement, na kahit po minsan pakiramdam natin na overwhelming yung ating kaaway, ang Panginoon po ay merong nakareserba para sa atin. Di ba? At para mapatunayan lang ito, binigyan din tayo sa Revelations chapter 7 ng isa pang picture na kung gaano karami yung magiging tapat sa Panginoon. Diba? Nasa Revelations chapter 7, basahin natin yung verse 4 saka verse 9. Melchi, pwede mo siyang basahin. Revelations chapter 7, verse 4 saka verse 9. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. Okay, verse 9. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. So makita natin, di ba? Narinig niya, 144,000. Mm-hmm. So ito yung bilang, ibig sabihin, narinig niya. Mm-hmm. Ngayon, nung makita niya, halos hindi mabilang. Mm-hmm. Di ba? So ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Mm-hmm. Kinakailangan encourage natin yung sarili natin na ang tao ng Diyos, marami rin. Mm-hmm. Di ba? Alam natin, maraming masasawi, pero marami mas rin. Mas marami yung masasawi. Mas marami yung masasabi kasi mas malawak yung lugar nila eh, mas makitid. Pero hindi tayo nag-iisa. Marami ring mga tapat sa Panginoon. At para lang ma-encourage tayo at ating mga manonood, yung kahahantungan nitong laban nito, itong makikita natin sa Revelations 21, verse 4. At ito po naman talaga is sa tingin ko inaasamasan ng bawat isa. Revelations 21, verse 4. Ito po ang nakasulat. Michelle, pwede mo siyang basahin. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Yes. Ito po naman talaga is napakagandang pangako, mm-hmm. di ba? So, sa atin pong mga manonood, napag-aralan po natin ang Armageddon, ang Babylon. At alam po natin, ito po ay mga bagay na mangyayari sa huling panahon na kailangan po nating paghandaan. Kaya po natin siya pinag-aaralan ngayon dahil gusto po natin na ang bawat isa sa atin ay mapaghandaan yung tunay na mangyayari. Ang pinag-uusapan po natin dito ay laban ng katapatan. Tayo ba ay magsisilbi sa tunay na Diyos o hindi? At ang ating desisyon po dito ang siyang magiging batayan kung ano yung kahantungan natin. Tayo ba ay masasama dun sa hinatulan, dun sa Babylon is fallen, o tayo po ba ay mapupunta dun sa binasa natin kanina ng Revelations 21:4 na lahat ng luha, ng sakit, ng paghihirap ay papawiin. Sana po ay gumawa tayo ng tamang desisyon. Dahil po ang ating pong Diyos, hindi niya po nais na merong kahit isa na masawi. Bagkus, gusto niya lahat po tayo ay maligtas. Sana po ang pag-aaral natin ngayon ay maging makatulong sa ating buhay na espiritual. Magpapasalamat uli ako kay Michelle at kay Melchi. At sana po, samahan niyo po uli kami sa susunod pong ating pag-aaral. Iniimbita po namin kayo na i-search sa inyong Facebook account o sa YouTube, Lift Up Your Voice Media Ministry. At marami po kayong makikita mga pag-aaral dito na sa tingin po namin ay tuloy makakatulong sa ating buhay na Kristiyano. At tatapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Ama naming banal na nasa langit, marami pong salamat. Pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon na makapag-aaral ng inyong banal na salita. Sana po ay gabayan ang bawat isa. Sana po ibigyan kami ng lakas ng loob na sundin kung anong nakasulat sa iyong salita. Patawarin po kami sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Bigyan mo po kami ng lakas upang hindi na maulit ang aming mga kasalanan. Sana ibigyan mo ng pagkakataon ng bawat isa na piliin ka na aming tunay na Diyos upang sa gayon kami ay makasama sa mga magtatagumpay at sasalubungin ka namin sa iyong muling pagdating.
Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you.